kaysa sa akin ng gabay, ng guidance po, para matuto din. Kahit pa paano, matuto akong bumangon kahit ilang beses pa akong madapa. So, ayun. Thankful ako kasi since nag-umpisa ako kay Sis Kim, at least papano gumaan yung pakiramdam ko, na wala yung mga sakit na napifeel ko, or yung mga bagay na hindi ko makalimutan noon. Pero at least ngayon, kaya ko nang limutin. Kaya ko nang sabihin sa sarili ko nga, wag na yun. Ikaw na lang yung masasaktan. Ikaw yung maghihirap. Ikaw naman yung magsasuffer. So, thankful ako kasi kaya ko na pong ilagay sa mind ko pong mga ganyan na mga salita. Kaya, kaya nung time din po na akala ko okay na po yung takbo ng buhay ko. So, kasi para sa akin, napatawad ko naman sila. Napatawad ko naman po yung mamalula ko, yung mga auntie ko. Basta yung lahat ng side ni Papa, mga kapatid niya po, bali yung mga tiyahin at tiyohin ko po. Napatawad ko naman po sila. Kaya nga, nakayanan ko na po na makipag-banding sa kanila na walang plastikan. Ewan ko sa kanila kung may plastikan pa ba sila para sa akin. Pero para sa akin po is, wala naman po akong mga natitirang sakit. Kasi nga po, tinulungan ako ni Sis Kim na mawala lahat yun. Yung mga negative na mga negative vibes sa loob ko. So, ayun. Kahit bago pa lang po ako sa group ni Sis Kim, pasalamat po ako kasi hindi siya nagsasawa na i-guide kami lahat ng members. Kahit matagal na sa group, andyan pa rin siya, nagbibigay ng oras para sa amin, para i-healing kami every day, every now and then, kahit pagod po siya sa trabaho. Especially po sa akin na may polycystic ovarian syndrome po ako. And sabi ng OB-GYN po is, pag once na may ganyan na po, is hindi na po talaga yan mawawala. So, ang akin lang po is yung bukol sa ovary ko, which is, thankfully, is nawala na po yun. Natunaw na po yung bukol po with the help of Sis Kim. Kasi po, of course, sinisikap ko po na mag-join sa Holy Rosary and sa live healing niya po. Kasi iba po talaga yung feeling pag nakakapag-join ka po ng ano niyan, yung live healing po. Kasi sobrang gaan po ng pakiramdam mo. Parang, hindi ko po ma-explain yung sarap sa feeling po na yung Holy Spirit mismo, yung parang may nagano sa katawan mo. So, ganun po yung feeling na nakakapag-join ka po ng Holy Rosary. And also po, para sa akin is, nasa sarili po talaga natin kung gaano tayo kabilis gumaling. Kasi, kailangan kasi natin sa sarili natin na mag-sacrifice. So, sacrifice by, in a way na join po tayo ng Holy Rosary, mag-join po tayo ng live healing. Isa po yun sa mga sacrifices na kailangan natin gawin upang madali po yung paggaling na anumang dinaramdam natin sa loob natin or sa ating physical na sakit po. So, yun lang po. Kailangan lang po talaga.